Tiniyak ni PNR General Manager June Magno na sisimulan na nila sa taong 2020 ang pagsasaayos ng mga riles para sa biyaheng Manila hanggang Bicol. Sa panayam ng aming team kay Magno, sinabi nito na target umano nila sa taong 2022 ang pagpapatakbo muli ng tren sa Bicol. Aniya, mayroon pa silang 900 days para suriin at pagpranuhan ang mga dadaanan ng mga bagong tren na binili ng gobyerno mula sa bansang Indonesia. So ngayon, yung project na to, yun yung tinatanggal natin yung limitation nila na yun. Gamitin na natin yung engineering talaga na ano, yun na nga yung butasin na natin yung bundok, tumagos na tayo dun sa flat side, lumabas tayo sa kabila, na hindi na problema yan. Diba? Tapos yung ano yan, ang isa sa mga isolated areas sa Quezon, yung Bondok Peninsula, kailangan natin ma-address yan. Tapos yung isolation ng Camarines Norte, kailangan natin i-solve yan. Tapos yung mga parts ng northern part ng Camsur, kailangan din natin ma-solve yung mga areas niyan. So yung purpose ng PNR Bicol is actually ipabilisin yung takbo ng tao, ng merkado, ng hanap buhay dyan sa corridor between Daet and Sorsogon City. Yun yung inaano natin dyan. Yun yung inaabol natin dyan. Kung matapos umano nila ang rehabilitasyon ng mga riles, ay posibleng umabot na lamang sa 3 oras ang biyahe mula Manila hanggang Naga City at 5 oras naman mula Manila to Sorsogon. Umpisa na po yan, madadagdagan na rin po yung trend na allocate po namin sa Bicol. Yun po yung good news niyan. Ang isang pangalawang good news is, yun ba, mag-umpisa po yung construction ng mas mabilis na linya natin. Bago nga kayo dumating, tinitignan ko yung mapa, talaga mapapabilis. Sa may Gumaka, yung sa Gumaka, dumadaan kami sa gilid ng dagat, di ba? Ito, di ba, may bundok sa likod ng Gumaka. Doon kami dadaan sa bundok. Buputasin namin yung bundok. Lalagpas ang lagpas ng labas ng Cam Norte na. So, ang laki ng naubos na segment. Kaya, taga-Naga kayo karamihan. Kaya namin ng 3 oras na lang Manila-Naga. Nabanggit rin ni Magno, sa sunod na taon, sisimulan na rin nila ang pagbubukas ng cargo service para mapabilis ang pagpapadala sa factory ng Bicol ng mga supply galing Manila. Masasabi lang namin, ma-open na namin. Ngayon, may lumalapit sa aming mga kumpanya, gusto na nila mag-umpisa ng kahit limited cargo service. Pinag-iisipan namin ngayon, baka i-reopen namin yung limited cargo service para doon sa may mga factory sa Bicol na meron silang mga logistics na nasa Maynila. Yun na yung mga pinag-uusapan namin. Baka next year maumpisahan namin yun, yung limited cargo, long-haul cargo service. Asano man o sa taong 2022, natuloy-tuloy na ang serbisyo ng PNR para mapabilis ang biyahe na matagal nang hinahangad ng mga Bicolano. Sa ating Bicol Express, kahit mahinahon, lagi makakarating. Eden Florarita, Beach TV News. Welcome to a new mobile experience that gives you priority on the Philippines' fastest LTE network awarded by Ookla. Now you get more data for your digital lifestyle and control to manage your account. This is postpaid that gives you priority, the new smart signature. This is postpaid reimagined, smart signature.